Totoo ba, mga ate at kuya, na pag umaatras tayo ay nakakasira ng speedometer cable? Dahil nga daw ang logic is, ang cable daw ay, ang takbo daw lagi ng speedometer ay paabante. Yan. Yan. Ganun nga ba talaga yon, mga ate at kuya? So, tara, alamin natin, ano? Kasi hindi naman siguro, hindi naman gagawa ang mekaniko, ang engineer ng isang motor, nang puro paabante lang dapat siya, di ba? Tapos pagkapabalik na ay umi-stop na siya. So, hindi ganun yon. Dahil ang sasakyan, mga ate at kuya, kahit sa four wheels, may atras at abante siya. So, yung speedometer niya, pwedeng patras at saka pwedeng paabante. Hindi pwedeng puro pa abante lang siya, tapos pag paatras na ipipigilan niya at masisira yung ating cable. So ganun din naman sa motor, mga ate at kuya, ano? Pagka ang motor is talagang inaatras yan. Hindi pwedeng puro paabante lang dahil pag inatras ay bawal na, di ba? Yan, pasensya na kayo, medyo macho tayo. Yan. Medyo malaki yung chan, kita yung malaking chan ni ano, ni Kuis, no? So ito yung ating speedometer, mga ate at kuya. So bakit nga ba napuputol to? Yan, napaliwanag ko na kanina na hindi naman pagpa-atras ng motor ay doon napuputol to. Yan, maliban na kung yun nga, merong, halimbawa ito yung nasa taas, di ba? Ito yung nasa baba natin. Pwede naman baliktaran yan, mga ate at kuya. Pares lang naman yung dulo niyan. Yan o. Pares lang ang dulo niyan. Yan. So, dun lang, pinapasok lang yan doon sa speedometer sa taas. At saka ito naman doon sa gear. Yan. Dito. Yan, pumapasok lang yan dyan. So, napuputol lang to kung halimbawa, dito sa part na to ay marami ng kalawang, tapos hindi na siya lubricated. Saan kasi lubricated po. Yan. Tapos dito, halimbawa, dito sa taas na to, di ba? Nakita nyo yan. Dito. Yan. Kung dito, napipigilan siya. Tapos ito, umiikot. Yan, umiikot siya, umiikot. Tapos dito, napipigilan. At hindi synchronized, di ba? Hindi siya lubricated nga. Doon na napipilipit siya. Pag napilipit, yun. Doon na nagsisimula yung pagkaputol dito. O dito. Kaya kung makikita nyo, pag naputol to, nagkakaroon ng, di ba, parang thread dyan, no? Yan, parang spring niya na, yan, ganun-ganun yan eh, parang spring. Doon nakikita nyo, naghihiwa-hiwala siya, umaangat yung pinagpuputulan. Bakit? Napipigilan kasi doon dahil doon ay may kalawang. Hindi siya lubricated. Kaya dapat always lubricated yung ating speedometer. Check nyo naman kung malapit nang maputol yung speedometer nyo, o yung speedometer cable. Yan. Checkin nyo lang kung may nakaangat na. So, yung sa akin, wala pang nakaangat, oh. Yan. Kumbaga, salatin nyo. Yan, salatin. Yun. So, ito yung sa dulo ng speedometer cable. Yan. Ayan, oh. Kaya yan, nababasa niya yan, di ba? So, wala namang stopper yan, mga ate at kuya. Anong katunayan? Tinan nyo, ah. So, papakita ko sa inyo, mga ate at kuya, na yan, hindi totoo na sa pag-atras nasisira itong speedometer cable. Ayan, oh. Diyan nakapasok yan, ganyan yan. Ayan. Kung paikutin natin pabaligtad, ayan, oh. Ayan, pabaligtad, oh. Di ba? O, pabaligtad yan, oh. Oh. Pwede naman siya, di ba? Wala namang na-stop, pabante yan, oh. Wala. Di ba? Ito yung paabante, ito yung pakaliwa. Ayan, ayan yung paabante. Hindi naman siya nakatigil, eh. You know? Ito naman yung paatras, yung pakanan. Wala naman eh, di ba? Yan. No, anong katunayan? Yan, yan, oh. Hmm. Ito pala yung paabante, pagpakaliwa. Ay, pagpakanan. Pag, di ba, nakaharap ka dito. Yan, yan ang pakanan. Pero pag nakaharap ka dito, pakaliwa. Yan yung paabante, ganyan. O, yan. Yan yung paabante, gumagalaw yung ating speedometer. Ngayon, pagpaatras, o, yan, oh. Hindi naman siya natitigilan eh, di ba? Kailangan lang talaga lubricated. Ayan, oh, hindi naman siya, wala namang epekto. Oh. Kaya lang siya napuputol talaga, mga ate at kuya, pagka hindi lubricated at saka may kalawang na. So, ayan, oh, smooth na smooth mga yun sa akin. Oh. So, ayan. So, hindi totoo na pag inaatras ay nasisira o napuputol itong ating speedometer cable. Hindi totoo yun. Ang dahilan yan, kung bakit ito nasisira, ay dahil hindi tayo marunong mag
change oil. Yan, di ba kung magpalit ng langis or ng grasa. Yan, dapat always lubricated to. Yan, hindi lang yun ang chine-change oil natin yung makina. Ito rin. Yan, tayo rin ang nakakasira dito minsan dahil nga hindi natin nililinis. Yan, yan ang totoo dyan, mga ate at kuya. So, tara, linis. Lagyan lang natin dito ng gas. Ako nga, ano eh. Tinir na nilagay. Pero gas, yan, gas. Tapos, after nito, lagyan natin ng langis. Yun. Gas, gasolina, pwede. Lagyan natin ng gas o gasolina dito. At saka nyo ganyan-ganyan eh, no? Yan. Pagka puputi na, puputi yan, yan. Mga puti-puti na yung lumalabas, diba? So, ibig sabihin, malinis na siya. Unang-unang patak niya yan, oh. Yan, tapos ito na yung mga huli. Puti-puti na siya. Kung may pera kayo, WD-40, mas maganda. So, ayun. So hindi lang dyan na tatapos yan, mga ate at kuya. Siyempre, lalagyan pa natin ng langis. So ayun, mga ate at kuya, no? At patuyuin nyo lang bago nyo muna lagyan ng langis, para yung, kasi kung may gasolina yan saka gas or gas, gasolina or gas or WD-40, kaya mo, wala ng bisa. Kaya ang gawin nyo muna bago nyo lagyan ng langis o ng grasa, patuyuin nyo muna. Ayan. Patuluin nyo, ganyan nyo muna, oh. So, tsaka nyo lagyan ng langis at tsaka ng grasa. So ito, lagyan natin ng grasa. Ang grasa ko.
So ito na, at ibabalik na natin. Ayan. So nilagyan ko na rin dito ng gasa, ayan, oh. Ayan. Sa doon, sa ilalim. So ito na mga ate at kuya, ayan, oh. Naibalik ko na. Ayan. Naibalik ko na at nalinis ko na rin. So stay lubricated lang yung ating speedometer. At yan na siya, oh. Ayan, bagong pintura na rin itong sa akin. Pinturahan ko rin para pumorma. Kasi napudpud na, eh. So ikakabit na natin mga ate at kuya. Let's go, kabitin natin. So ayan na siya. Bagong pintura na. Ayan. At hindi ka mangangambang mapuputol yan. Although kahit naman maputol yan mga ate at kuya, okay pa rin naman, magagamit pa rin naman natin. Kaya lang hindi natin mababasa yung speedometer natin kung gano'n tayo kabilis. Ayan. At syempre titigil din yung kilometer reading natin. So hindi madadagdagan yan. Ay kung nagtatrabaho ka sa company kagaya ko, yan ang binabasa namin, di ba? So mahalaga yan sa amin. At mahalaga din yan. So kaya nandyan yan, eh. Di ba? So yun lamang mga ate at kuya. Hanggang dito lang. Sana may natutunan kayo sa video natin. Ayan, kahit na hindi tayo talagang mekaniko at simple lang tayo, ay nakakagawa tayo ng motor natin. So yun, at sana ay magaya nyo. Kung gusto nyo gayahin, nasa inyo naman, di ba? So hanggang dito na lang. Thank you so much sa inyong panonood. Salamat po sa Diyos. Ingatan na huwa tayong lahat. Stay safe dahil ECQ na ulit ngayon.